Pag naghahalaman tayo, kasama na talaga doon yung mga peste at insekto. At isa na dito yung mga aphids. Katulad nitong aking pothos, ang ganda niyang tingnan, ayan o. Pero merong nakatago yan na aphids. Ayan o. At ito. Paano ko ba inaalis ang mga aphids? Sa akin, puro natural lang lahat. Hindi po ako gumagamit ng chemical. Or yung tinatawag nga nilang DIY, yung nakita ko sa YouTube, yung pinaghalong dishwashing at saka oil. Nakagamit na kasi ako noon. Kumulot yung mga dahon ng tanim ko, kaya hindi ko na inulit. Ang ginagawa ko, ito lang. Ito lang yung ginamit ko, itong sprayer. At saka ordinary yung tubig. Yung tubig lang sa gripo. Tapos, dadalhin ko siya dito sa kanal. Ito. Ilalagay ko to. Tapos, ihihiga ko siya. Ganyan. Tapos harangan ko. Harangan ko yung gilid. Yan. Pagka natumba na, ganyan, saka ko siya isprihan. Ang purpose natin kung bakit siya tinutumba, para pag inisprihan natin to ng tubig, tatalsik, hindi siya mahuhulog sa mismong paso. Doon lang siya sa baba mahuhulog. Ganito. Pagka ganito kasi, oh, ito. Makalat yan, oh, makalat. Ang gagawin mo, tutulisan mo ito, oh. Ayan, oh, matulis na, oh. Yan, ganyan ang ginagawa ko. Tapos, itatama ko siya dito. Kung nakita niyo, oh, may aphids, oh. Yan ang tatamaan ko. Tatalsik yan sa baba dito. Kung makikita nyo, wala na oh. Natanggal na. Yan, ganyan lang yung ginagawa ko. Tinutumba ko para diretso siya bagsak doon. Hindi siya masasahod sa, hindi siya mapapasok sa pot yung nahuhulog na aphids. Kasi hindi naman mamamatay yun, pinapatalsik lang natin. Kaya tinutumba natin para doon siya baba sa drainage na agad. Yan. Ito oh. Ayan, may aphids oh. Ito. So, ang ginagawa ko, ginaganyan ko lang. Inaalis ko lang. Hindi ko talaga sila pinapatay na nilalagyan ng kemikal. Inaalis ko lang. Tapos, yung baba dito, saka ko na lalagyan ng sabon at sunrox para malunod sila at mamatay. Ayan, natanggal na. Okay na siya. Bubuhusan ko ng, saka ko siya ipatayo. So, okay na siya. Itong pothos ko, ganun din, ihihiga ko. Ganito. Ang ginagawa ko sa pothos ko, ihihiga ko na naman. Ganito. Itutumba ko siya. Nang ganyan. Para yung nandoon sa ulo, ito, pag inisprihan natin yan, pag nahulog yung aphids, hindi mababagsak dito sa paso niya. Malayo lang siya. Itutumba natin to. Tapos, haharangan natin dyan para hindi siya gugulong. Harangan natin yung kabila. Saka na ako mag-i-spray. Ito. Since malayo na yung dulo niya doon sa paso, kahit mahulog tong aphid sa baba, buhay man siya, pero hindi masasalo ng paso para hindi siya aakyat ulit. Kaya nakatumba na siya. So, ganito. Yan o. Oh, wala na. Ito.
Yan, nahuhulog lang siya doon malapit sa mga bato. Yan. Tapos ito. At saka ito. Ganyan lang yung ginagawa ko. So, okay na siya. Wala ng aphids. Tapos, ang baba na naman, yun naman tatrabahuin natin. Ganito. Ilalagyan natin ang powder. At saka, sunrox. Ganun lang ginagawa ko kasi madidrain din yan pababa. Kaya okay lang. Kasi kanal naman yan dyan. Ganun na yung ginagawa ko.